guys, today magkaroon tayo ng short review ng 361 Degree DVD 2. Hey, I ain't never giving up. Said, I never give up. Bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to, mga ganitong content naman yung hilig mo, mga shoe review, mga fitness related videos, mag-subscribe ka na, i-click mo yung bell icon para lagi ka updated sa mga next videos ko. Marami talaga nagre-request ng performance review nito, no? Lalong-lalo na may mga magagandang colorway na dumating. Ito yung regular version, parang nagawan ko na to ng initial review. Natuwa ako, maraming nagkagusto dito sa sapatos na to, unang-una sa itsura niya, no? Pag-usapan lang natin yung aesthetic and material. Itsura muna kasi low cut po ito. Gumamit po siya ng dalawang premium foam ng 361 Degree, yung Quikotech, no? And yung Energy X foam na talagang nasa DVD 1 na, no? Yung DVD 1 full length Energy X foam yun, and panalo na yun. Paano po kaya pag nilagyan pa ng Quikotech na foam, no? Plus, meron ito pong arc lock. So, sa mga flat-footed natin mga ka-ballers dyan. Yung arc lock po, one-piece na torsion plate na rin po siya, no? Yung uppers niya po, no? TPU yarn woven uppers po yung ginamit. Ang ganda ng uppers nito, no? Breathable pa rin. Pero, syempre, kung gusto mo talaga ng 100% breathability, syempre, ito yung pipiliin mo, yung summer edition, yung SE, no? Pero kung sakto na rin naman siya, mamaya pag-uusapan natin yan. And meron pa itong technology na kinatawag nilang quick wrap. Ito yung parang unique niyang technology, no? Kasi kung mapapansin nyo ito, no, yung parang seat belt, parang kakaiba sa sintas niya. Ngayon lang ako nakakita ng ganito, no? Cute, maporma na siya actually, maporma na. And functional pa, hindi lang puro forma, diba? Mamaya pag-usapan natin yan. So dahil dyan guys, premium look in an affordable price, tapos ganun yung performance, ganun yung technology, ginampak nila, nilagay nila dito lahat. Plus TPU plate pa pala, no? Itong TPU plate na to wrap around hanggang dito sa heel part. Panalo talaga guys, nilagay na nila lahat. So for me, 9.5 out of 10 po ito. Hindi ko lang na perfect dahil nga hindi carbon fiber yung torsion plate. Pero okay na rin, no? It gets the job done. May twisting support pa rin naman to na pag-usapan natin mamaya. Pero before that, punta muna tayo sa, for me, magandang ano niya, traction niya, no? Traction and outsole muna tayo. Sinabi ko magandang traction kasi natutuwa ako sa kapit nitong DVD 2, no? Parang for me, parang mas makapit itong DVD 2 kaysa sa DVD 1. No? Squeaky, stop on a dime. Napakakapit na ng DVD 1, pero mas makapit pa to. No? Ang ingay niya sa court, mas maingay pa sa mga Marites na kapitbahay niya to. Sobrang ingay sa court. Solid rubber outsole po ang meron ito. No? Yung parang may hati, brown, white. So iba-iba naman guys, depende sa colorway na pipiliin nyo. Pero parang lahat siya, solid rubber outsole. Kaso lang, speaking of outdoor, parang hindi ko ito masyadong masasuggest outdoor. No, may mga maliliit, maninipis na groove siya. Yung surface area niya, maliliit din. Konti yung surface area niya. Tingnan nyo dito, napakanipis, no? Ayan. So parang masisira siya agad sa outdoor. No? Pwede naman kung gusto nyo talaga, pero hindi ko ma-recommend. Sayang naman yung ganda nito kung i-outdoor niya. Siguro kung mag-outdoor kayo, bibigyan ko kayo ng option, no? Mag-DVD team na lang kayo, no? Ito guys, Rubes Tech po to. Feeling ko ginawa talaga nila to kasi nga yung main line nila is indoor na talaga. Hindi rin po ito masyadong nag-a-attract ng dust. So, talagang makapit siya kahit ipang dusty court nyo to. So, dahil dyan guys, traction outsole, bibigyan ko to ng 8.5 out of 10. Sayang lang, hindi ko nataasang pa siya. Pwede sana tong 9, no? Mga ganyan, or 9.5. Kaso lang, parang hindi to tatagal talaga sa outdoor. And maliliit nga yung kanyang grooves. Magkakahiwalay pa. So, sayang. So, next, punta na tayo sa safety and support. So, speaking of support, guys, no? Umpisahan natin sa kanyang TPU plate dito sa site, no?
na wrap around mula sa heel part hanggang dito sa side, sa lateral side niya, no, para sa mga jab step, euro step niyo, talagang covered na covered kayo nito. Ang ganda talaga, guys. Mararamdaman niyo talaga yung lockdown nito. Plus yung mga infusing niya, guys, no. Ayan, infusing or infusing. So kahit mag-toe drag kayo sa outdoor, kung talagang pipilitin niyo yung outdoor shoot basketball niyo, no, tatagal naman po ito, no? Siyempre, for durability yan, infusing na yan. And for support, siyempre nandito yung pressure points ng sapatos, eh, no? So, okay yan kahit tumama ng tumama yung paa nyo dyan. Mararamdaman nyo talaga yung lockdown. Plus, umaangat din yung ano dito, guys, oh. Yung foam, yung Energy X foam. So, kahit pa paano, pati sa medial side, covered ka sa mga side-to-side movement mo. So, ito, TPU plus ito na pag-angat ng Energy X na foam, to be specific. Ang ganda talaga ng support nito. Ang ganda talaga ng lockdown. So kahit very shifty ka na guards, covered na covered ka nito, no? Speaking of guards, umaangat din nga yung ano, eh, no? Dapat sa traction ko to sinama, pero isama ko na ngayon. Umaangat, guys, yung ano, outsole. So pwede ka pa rin sa mga weird na angles ng paa mo, kung para ang malakairi, no? Plus yung arc lock. Sa mga flat-footed, covered ganyan. Plus, twisting support na rin to. Plus, ito pa, ito yung gusto ko dito nga, no? Yung sinasabi kong yung sintas na kakaiba, tinatawag nila itong quick wrap. So, hanggang ilalim po talaga yun ng sapatos, no? So, mararamdaman nyo talaga pag yung nilace nyo, pag talagang hinigpitan nyo yung lacing system niya, yung pagsintas nyo, hanggang ilalim po yung support. Galing. Parang ang inspiration is yung seat belt ng sasakyan, no? Ganun yung ano nila. And mararamdaman mo talaga, no? Mararamdaman mo talaga. And parang yun nga, no? Kung napanood nyo yung SE na review ko, yung review ko dito, medyo hindi ako satisfied sa ano, sa heel counter nito. Dito kasi parang mas stiff yung heel counter niya. Ganito yung heel counter na gusto ko. Stiff enough, pero nandun pa rin yung comfort. Almost the same na ito ng Shockwave 5, yung mga low cut na mga very supportive na sapatos, yung Supernova Pro, kahit yung Peaklight, ano, ah, Spirit, yung very supportive na mga low cut na. Low cut, pero parang feeling mo naka-high cut ka na sapatos. Panalo-panalo, di ba? So guys, like ko naman sinasabi, dapat stiff enough or very supportive yung heel counter, dahil ito talaga yung nag-lessen ng risk ng tapilo. Hindi naman po ito. Pero syempre, may konting tulong pa rin naman to, yung outrigger. And yung outrigger naman ito, makakapal naman pa rin, no? Malapad pa rin. So iwas tapilo, iwas tapilo. Plus yung nylon sheet nga, ito, mahahawakan dito na torsion plate, medyo mas stiff, medyo mas may support yung ano nito, kanyang twisting support, medyo mas stiff, mas may suporta to, no? Yun nga, guys, no, dito sabihin ko na parang kung gusto mo lang mas supportive, siguro kung mas heavy ka, mas kumbaga power forward, small forward ka, parang mas pipiliin ko to, mas supportive. Pero kung gusto mo more on comfort, lightweight ka naman, guardia, and gusto mo nga ng lighter na sapatos kasi mas magaan ito, parang mas pipiliin mo dapat itong SE. So sa support, guys, perfect ito. 10 out of 10 po ang ibibigay kong score dito, no? Para kang naka-high cut sa low cut na sapatos. Very supportive po lahat. Next na tayo. Next is fit and comfort. Very padded naman, no? Very padded. Almost the same yung padding nila. Parang yung structural design lang talaga nito yung nagpa-lambot, no? And yung uppers nga nito. Ito kasi more on stiff ng konti. Konti lang naman, pero mararamdaman mo pa rin yung comfort. So medyo matigas, okay lang naman. Kung yun naman yung gusto nyo, no? Pero padded all throughout, almost the same dun. Lalo na yung tang, guys. Ang kapal ng tang, nakakatuwa. Ang lambot talaga nitong sapatos na to. And ito pa rin naman. Siyempre, very flexible pa rin. Marami pa rin 4-foot flex. And total transition, andun pa rin. May arc,
kahit pa paano mapapamove forward kayo, very mobile yung ankle nyo dito. Low pad po ito eh, no? So, makakagalaw na makakagalaw yung paan nyo dito. Medyo mas mabigat lang to dito, no? Sa SE version. Pero yung fit, okay pa rin naman yung weight niya. Pang-guardia pa rin, no? Pang-point guard pa rin. Tingnan nga natin kung nandito yung weight niya, no? Kasi nilalagay nila usually. 380 grams. So, for me, kahit wide foot kayo, mag-true to size na lang po kayo dito. Okay na okay yung fit nito. One of the best fit talaga. Masarap kasi yung daliri mo, hindi kung saan-saan gumagalaw. Alam mo, secured ka, nandun yung feeling na secured ka, nandun pa rin yung comfort. Parang almost levitation 7 yung feel nito. Almost melee. No, yung mga ganang X-step. And guys, no, wag po kayo matakot bumili ng mga wide foot na sapatos kasi yung po yung safer, yung po yung better sa paan natin. Kasi nga, pag bumabagsak tayo galing sa talo, nag-spread yung mga daliri natin, dapat po talaga may space siya para mag-spread. Kaya wag nating i-limit yung pag-spread na yon. So, sana doon tayo sa mga medyo wide foot na sapatos, no? So yun, fit and comfort, 9.5 out of 10 bolto. Next, punta na tayo sa cushioning kasi sinabi ko na nga yung ano, no? Yung Quikotec, yung paka-plush niya. No? Pag-usapan muna natin yung paka-plush nun. Good thing, no, na ang ginawa nila, ang design dito sa DVD is dalawang foam. Tapos, parang pinalibutan nila yung Quikotec na foam. Full length yung Quikotec pero pinalibutan ng Energy X na foam. No? Yung Energy X, very bouncy pero siya yung mas stiff na foam compared sa Quikotec. Na very plush, more on impact protection and bounce. No? So dahil dyan guys, naging very stable yung foam. Kasi kung puro Quikotec lang, minsan very mushy siya, unstable, napakalambot, parang may delay. Yun yung minsan na nireklamo ko sa mga peak tai chi na sapatos. So kaya minsan to correct it, no, nilalagyan nila ng mga TPU plate, kinikage nila yung foam, or yun nga, kinage dito ng konti, no, in-expose dito, which is gustong-gusto ko. Tama yun. And isa pang ginawa nito, kinage din nila ng another foam. So, napapanalo po kasi nandun pa rin yung plushness, nandun pa rin yung responsiveness. Very stable, walang delay. So, you will feel fast, you will feel quick. Pero nandun pa rin yung impact protection, nandun yung bounce kasi very bouncy itong Quikotec na foam. And wala ka talaga mararamdaman sa tuhod mo. No? So, panalo yung cushioning nito. Plus, low to the ground siya, 6.5 mm drop lang po siya. So, napaka-konti lang. No? So, almost flat yung paa nyo, which is yun yung safe din sa paa, sa tuhod. No? Hindi po maganda na masyado mataas yung heel drop na para kayong nakatakong mas mataas yung risk ng tapilo or mga injury sa paa or sa calf or sa heel. No? And plus, meron pa tong ano, may bounce back pa, no? May energy return pa na nabibigay yung torsion plate, ha? So, panalo po talaga yung bounce nito. So, dahil dyan guys, wala na akong masasabi pa. One of the best cushioning setup this year. Wow! So, cushioning setup, cushioning score natin, 10 out of 10 po talaga yung mabibigay ko dito. Kahit pa hindi ito carbon fiber, nandun pa rin yung bounce. Very bouncy pa rin po nito. No, walang delay. Next, punta na tayo sa breathability. Yon, medyo natalo. Pero medyo breathable naman, no? May mga pumapasok na hangin man pa rin dito sa uppers niya. Kaso lang sa side, parang enclosed na rin dito. Medyo close na. Sa tongue, okay naman, mesh. Pero parang yung mesh niya rin, hindi kasing open ito, eh. No? Hindi kasing breathable nitong mesh nito, no? Kung breathability talaga, hindi ito yung version na bibilhin mo, no? Ito na lang. So, dahil dyan guys, breathability, bibigyan ko po ito ng 8 out of 10. Kung pasok pa rin naman yung hangin, eh, no? 50-50%. No? Next, punta na tayo sa price tag, no? Ito na. Dahil sa voucher na nandyan sa baba, guys, i-click niyo yung voucher link.
Shopee link po yan. Legit seller po yan. 361 degree po mismo yan. No? Shopee, Lazada. Ilalagay ko yung link dyan. Napakasulit talaga ng DVD mula noon pa hanggang ngayon. Iniisip ko dati na dahil nilagyan nila ito ng Quikotek, same cushioning na meron sa AG 4, sa kay Nikola Jokic na sapatos, no? Kala ko sobrang magmamahal na to, malayo na. Good thing hindi naman, no? Na-maintain na, parang nandun pa rin siya sa budget shoes. Nasa 3735 pa rin siya ngayon. Lahat ng technology nilagay nila dito, pinaganda nila, pinag-isipan talaga, pinapogi pa nila to. Galing na designer so far. Ang galing ng mga designer ng mga Chinese brand ngayon. No, so price tag dahil bumaba pa siya plus yung ano ko, yung link diyan, yung voucher diyan. 10 out of 10 po talaga to. Napakasulit kasi pwede nyo pang gamitin sa other sports. Light enough siya, mobile enough yung paa nyo dito na pwede nyo gamitin sa ibang sports, no? Kahit ipang running nyo pa to. And ipamorma. Kasi napaka-pogi naman talaga. So guys, kayo mag-alala na dyan na yung link. Pero kung naghahanap pa kayo ng iba pang mga basketball shoes for guards, o panoorin nyo rin yung mga DVD dito, no? Ng mga sapatos. And guys, huwag niyong kalimutan pindutin yung bilog dito para ma-subscribe po agad kayo para lagi update sa mga next videos ko. Marami po salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi and lagi niyo rin po tatandaan. So always, always, drink your protein. Bye!